Hi mga ka-bakers! So muli, andito na naman po ulit ako para mag-share sa inyo ng tutorial. So ang tutorial po na ito ay rice paper sale. So madali lang po itong gawin. So ayan lang. So ayan, ito po ay spring roll wrapper or rice paper. So ito po ay ginagamit madalas po sa lumpia. Ayan, makita niyo po. Nabibili po ito sa mga grocery. Or kahit saan groceries baka meron yan, so sa mga imported sections, dahil itong spring roll wrapper na ito ay made in Vietnam. So ito po yung ating mga gagamitin sa ating rice paper sale. So kailangan natin ng spring roll wrapper. Ayan, so kung makikita nyo may mga patterns po siya. Ayan, mawawala po yan kapag binabad natin siya sa water na may food color. So any food color, pwede po. Basta po yung food color ay hindi po nakakasama sa ating katawan. So, ayan po, silicone mat. So, kailangan talaga natin ng silicone mat kasi mas easy siyang gamitin. Kasi pagka ni-remove natin yung ating rice paper sale na natuyo na or na-dry na, mas madali siyang tanggalin. Kasi kapag wax paper ang ating gagamitin, may tendency po talaga na didikit po siya at mahirap siyang tanggalin. Kaya mas okay po na silicone mat ang ating gagamitin. So meron din pong ibang ayan ng types or brand ng ibang silicone mat. So any silicone mat po ay pwede po. So ayan po, gugupit lang po tayo ng size na gusto natin. So ang cake po kasi ay maliit lang. So kailangan maliit lang din po yung ating kailangan. So ayan po, ibababad ko na po siya dyan. So kailangan wag pong matagal na ibababad kasi mas mabilis po siyang mapunit. Kaya kailangan po saglit lang po siya. Pag alam niyo na pong lumambot na po yung inyong rice paper o inyong spring roll wrapper, pwede na po 'yon. And then ifo-form niyo na lang po sa diyan sa silicone mat. Form lang po natin siya diyan. So, depende po sa inyo kung paano nyo po ifo-form din po yung inyong rice paper sale. Depende po kasi sa design po ng cake nyo kasi iba-iba po yung way na gusto nyong design. So, ayan, i-form nyo lang po siya sa gusto nyong way. Ayan. So, kailangan din, kung maliit lang din po yung cake nyo, ay maliit lang din po yung inyong gagamitin na rice paper or spring roll wrapper. Ayan. So, ayan, kung nakita nyo po sa gitna yung tali, yan po yung native yarn. So kahit i-bake po siya, hindi po siya masusunog or malulusaw. So ayan po yung ginagamit ko para maging crumple po ang ating silicone mat. So ayan, ilagay lang natin ulit yung mga nagupit nating rice paper. And then ipo-form natin, natin siya sa silicone mat. So pwede naman kayong gumawa ng marami para hindi ganun access sa gas. So, i-form lang ulit natin sa dyan, sa silicone mat. And then, i-bake natin siya sa oven for 150 degrees Celsius for about 15 minutes or 10 minutes to 15 minutes. Ayan, hanggang sa maging mag-dry na siya or ayan, maging ano na siya dyan. Ayan, diba? Kahit ihampas mo siya dyan, hindi siya masisira. Pagka na-overbake yan, ay mas madali siyang mag-crack. So, kailangan tama lang yung inyong pag-bake sa rice paper. So, ayan, tinetesting ko siya. Hindi siya nasisira. Dahil tama lang po yung pag-bake sa kanya. Pwede rin po siyang air-dry for 24 hours hanggang sa maging dry na siya. Pero I think mas matagal siya pagka air-dry. So, mas okay kung i-bake siya. Kung gusto nyo mas madalian matapos, i-bake nyo siya para mas marami kayong magagawang rice paper sale. So ayan, meron tayong blue or tinatawag na turquoise po yan. Pero sa video ay kulay parang light blue siya or aqua blue. Ayan. So ayan, later ilalagyan natin siya ng gold para may effect dun sa cake na ilalagay natin. So, may iba pa po akong colors na ginawa. Ayan.
makita nyo, mayroon gold. Ayan po siya. Ang ginamit ko pong gold dyan ay yung AmeriColor na brand po. Ayan, gold sheen color or gold sheen airbrush po. So, may ginawa pa po akong ibang kulay. So, mayroon po tayong yellow, pink, violet, peach, yan, or anything pa kung gusto nyo, iba-ibang kulay, kung gusto nyo mas darker, mas maraming food color. So, ayan po, ito po yung aking ginagamit na gold. So, ayan po yung brand po niya. So, shake-shake lang po natin siya bago gamitin kasi para mahalo po lahat ng gold na dun sa loob. So, lagyan po lang natin yan ng konti muna para hindi tayo maaksaya. So, ibabrush lang po natin siya dyan sa side ng ating rice paper sail. So, mas okay talaga siya pag sa side kasi yung effect ng rice paper sail natin mas makita. So, lalagyan din natin lahat ng mga linings niya para mas magkaroon ng effect or ng texture din ng ating rice paper sail. So, ayan, tingnan niyo siya, oh, di ba? So, ayan, continue lang sa pagbrush ng ating rice paper sail. Ayan, hanggang sa malagyan na siya lahat. So, syempre, tatanungin niyo ako kung paano i-store. Syempre, ilalagay lang natin siya sa airtight container. So, kahit hindi siya nasa chiller or wala sa chiller, mas okay po siya. So, ayun po, nag-testing po ako niyan. Tinry ko po siya sa chiller na wala siya sa, kumbaga nilagay ko na siya sa isang lalagyanan. So, hindi naman po siya lumambot nung nilagay ko siya doon sa chiller. So, basta wag lang siyang madadirect na matatouch doon sa buttercream, sa boiled icing, or sa whipping cream. Kasi may tendency po talaga na lalambot ang ating rice paper sail. So, tapusin niyo po itong video kasi sa susunod po na to ay meron isa pa pong way kung paano maglagay ng support sa ating rice paper sail. So, ayan, kailangan din store lang natin siya ng maayos para hindi rin po makontaminate ng ating rice paper sail. So, ayun, continue to watch this video. So, talagang super easy gawin ng itong rice paper sail. So, ayan, ibabrush lang po natin siya dyan sa side. And then sabi, kung makikita nyo yung mga parang lukot-lukot na yon, yun po yung ating lalagyan ng gold para mas mukha siyang elegant tignan. So, ayan, continue brushing lang tayo ng gold hanggang sa matapos, hanggang sa makompleto natin lahat ng rice paper sail. And then later, yan, sa video na ito ay makikita nyo yung pag-decorate din kung paano ilagay or i-assemble ang mga rice paper sail sa ating cake. So, mostly, ang nandito sa aking video ay non-fondant cake. So, abang-abang na lang po sa video. Ayan. So, ayan, tapos ko na siyang i-brush lahat ng sides or mga lines ng ating rice paper sail. So, decorating time na tayo. So, ayan. Nilalagyan ko lang po ng mga mermaid tail. Ayan. And then, syempre, yung ating rice paper sail. And then, meron din ako dyan mga shells and then dredges na iba-ibang color kasi ang team niya ay mermaid. So, ayan. So, continue watching lang po tayo, guys, ha? So, yan, ipapakita ko naman po sa inyo yung iba pong way paano i-form ang ating rice paper sail. So, ayan po, pwede rin po siya sa flat na silicone mat. Yan, punasan lang po natin siya para mas malinis ang ating silicone mat at hindi humawa yung iba-ibang kulay dyan sa rice paper sail na white or clear. So, ayan, form lang natin siya dyan sa flat na silicone mat. So, ayan po, ilalagyan po natin siya ng barbecue stick. Kasi po, yan po yung mag-hold po sa inyo kapag itutusok nyo na siya sa cake. So, ayan, itatago lang natin siya dyan. Para pag natuyo yan, or na-bake na siya,
hindi na matatanggal ang ating barbecue stick. So yun po yung support niya para hindi bumagsak ang rice paper sale. Kasi po kapag sa non-fondant cake like whipping cream, mga buttercream or sugar icing or boiled icing, kasi lumalambot po siya, kaya kailangan po natin ng support dun sa rice paper sale. So ayan, form lang po natin siya dyan hanggang sa kung ilan po yung ating gagamitin. Ayan, form lang natin siya dyan. Kung may sumobra naman, pwede po natin siyang itabi. Ayan. So fold lang ulit natin yon para matago at para kumapit siya pagka natuyo ang ating rice paper sale. So ayan, form nyo lang po ulit siya, diba? Ulit-ulit, form lang po natin siya dyan. And then, nalagyan ulit natin siya ng barbecue stick. At yun po yung mag-hold sa kanya. Ayan. Ayan, at i-bake na po natin siya for 150 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. Ayan. So, ayan na po siya, na-bake na siya. Lalagyan na po natin siya ng gold sheen or ng copper sheen. Pinakyaro ko po silang dalawa dahil para medyo mas mag-dark siya. So, ayan, i-brush na po natin siya sa side. Yung sa mga ibang mga lines po doon para magkaroon po siya ng accent na gold. Siyempre, kaya nilalagyan po natin siya ng gold para hindi po masyadong plain ng ating rice paper sale. So, yung iba, ang ginagawa nila, in-airbrush po nila ng buo yan para magkaroon ng shining, shimmering effect po yung kanilang rice paper sale. And then, yung iba, nilalagyan pa po ng mga sprinkles or dredges dyan sa rice paper sale para mas maging kakaiba po yung dating ng ating rice paper sale. So, ayan, brush lang po natin siya ng gold hanggang sa maging elegant tignan ng ating white rice paper sale or clear. Ayan. So this is it. Ayan. So ayan yung purpose ng barbecue stick. Itutusok natin siya sa cake para hindi siya direct na matatouch dun sa whipping cream. So ito po ay whipping cream po ang ginamit ko dyan. So Magic Whisk po yung ginamit kong brand na whipping cream, na instant whipping cream. So ayan, itutusok lang po natin siya dyan sa cake. So hindi na po siya lalambot. So ito pong next kong ilalagay ay wala pong barbecue stick. So kasi siya naman po yung sasandal po dun sa nasa likod na may barbecue stick. So kaya okay lang po siya na wala na pong barbecue stick. So ayan. So kung lumambot man siya, nakasandal na lang po siya doon sa part nung nasa likod na may barbecue stick. So ayan. So I add din some flour para magkaroon ng konting arte dun sa ating cake. So, ito naman po ay ayan, kung makikita nyo, nasa side siya. Okay lang po siya kasi once na nadikit na siya dun, hindi na po siya babagsak. Kasi po, nasa side lang naman po siya. Unlike po dun sa nasa top na nakatusok, may tendency po na babagsak po siya kasi wala po siyang support. So, ayan. Dinagyan ko siya ng flour. So, konting ice na, konting assemble lang dyan. So, maglalagay pa po ako ng topper yan. Ayan po yan. Na 50 fabulous. Then, naglagay din ako ng iba't ibang size na sprinkle na gold. Ayan. Na dredges. And gold leaf. Ayan. Para mas gold na gold ng ating 50th birthday cake. Sa huli na tong video na to, may mga samples po akong mga cakes na mayroong rice paper sale. So, ayan po.